Sa mga oras nga ito is around 2 AM na, tapos bigla akong nagising kasi meron akong nararamdamang kakaiba. It is not my first time kasi lagi kong nararamdaman yung bagay na ito. And it always happen na nagigising talaga ako ng 2 AM. Madalas kasi pagka sobrang pagod na ako galing sa trabaho, nakakatulog ako diretso tapos hindi na ako nakakapaghapunan. At ang ending, magigising ako ng madaling araw kasi nagugutom ako. Kaya para sa video na ito, magluluto na naman ako ng madaling araw. Kaya samahan niyo ako. Pero bago ang lahat, hello mga buddy, ako nga po pala si Hisam at isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia for almost 9 years. At nagtatrabaho po ako sa isang private company bilang isang merchandiser sa loob ng King Fahad Specialist Hospital, Dammam, Saudi Arabia. Pagbukas ko nga ng ref namin, may nakita akong isang mansanas kaya yun na lang muna yung kinain ko kasi sobrang gutom talaga ako. Di lang masyadong halata sa tiyan ko ha kasi sobrang laki ng tiyan ko dito. Ewan ko ba? Uy, baka isam yan. Pero wag niyo nang pansinin yan. Focus tayo dito sa akin lulutuin. Buti na nga lang yun, noong nakaraang araw, mayroon ako nabiling tinapa. I mean sardinas. Kaya yun yung lulutuin ko ngayon. Sigurado masarap to mga badi. Kahit nga inaantok ako, nagahit na nga din ako ng mga gagamitin kong pangsahog kasi sobrang nagugutom talaga ako. Hindi pwedeng i-skip to mga baday. Pagka kasi hindi ako kumain ngayon, siguradong hindi ako makakatulog. May pasok ako mamayang 7 AM. Ganito talaga ako palagi mga baday. Kung matagal na kayo nakafollow sa akin, mapapanood niyo sa mga vlog ko na minsan gumigising talaga ako ng madaling araw para magluto at kumain. Napakasimple at napakadali lang din nalulutuin natin ngayon mga baday. It takes almost 15 minutes to prepare all of this. Ang kakailanganin lang naman natin dito mga baday ay isang 480 grams of sardines, tapos apat na pirasong itlog, and the rest yung ating mga pangsahog. Gaya ng hot chili, green chili actually, at onions and garlic, tapos ginger. Importante yung ginger dito para mawala yung lansa ng ating tinapa. Tapos naglagay lang din ako ng konting crushed peppercorn, tapos naglagay din ako ng konting sugar. Basta sobrang easy to cook lang to mga buddy. Basta paghahalo-haloin mo lang naman siya, tapos igigisa mo, then aantayin mo lang na maglasan yung kanyang sabaw, kasi masabaw kasi to. Then after a few minutes, pwede nun akong tikman. Huy, baka isa men, hindi joke lang, siyempre yung niluto nating sardinas. Tapos ang gagawin ko lang naman dito, gagawin ko siyang palaman sa whole grain bread. Mas masarap nga sana to kung meron siyang cucumber at saka tomato, tapos lagyan mo na din latos. Kaso wala ako niyan ngayon eh. Wala na din kasing bukas na supermarket ngayon kasi kung meron pa siguradong bumaba na lang ako para bumili ng mga kakailanganin ko. Kaya tiyagain ko na lang muna to. Pagkatapos ko siyang ipalaman, hinati ko lang siya sa apat na piraso kasi nga para masarap siyang isubo. Siyempre para aesthetic din tingnan sa video. Actually, sobrang dami nga na itong naluto ko and I really don't know how may supposed to eat them all. But don't worry mga buddy kasi it can last naman for 2 days. Kaya nga niluto natin ng mabuti para hindi siya mapanis. But make sure to put them on ref na lang para hindi siya mapanis. Para siguro rado din. Actually, hindi lang naman to pang sandwich mga badi kasi swak din to pang ulam. Masarap to pang ulam mga badi, lalo na sa mainit na kanin. And then take note, you're gonna appreciate the taste of this recipe pagka kinabukasan na. Pagka lumamig na siya, mas masarap siya mga badi. As you can see, I'm enjoying my dinner super. Gaya ng sinabi ko this earlier, madalas na nangyayari sa akin kaya hindi rin ako pwede maubos na ng stock sa ref namin kasi nga nagugutom ako minsan. Ako kasi yung klase ng tao na hindi pwede magutom kasi sumasakit yung ulo ko. Ewan ko ba kung bakit? Ako lang ba kaya yung ganun? Ako kasi yung klase ng tao na hindi ko titipirin yung sarili ko sa pagkain. Danas kasi namin magkakapatid dati na hindi kami makapagtanghalian kasi wala kaming bigas. Alam mo yung madalas na uutangin pa sa tindahan yung sasaingin ninyo sa tanghali tapos sa hapunan. Kaya ngayon na kayang-kaya ko nung bumili ng kahit anong pagkain, hindi ko talaga tinitipid yung pamilya ko sa pagkain at saka yung sarili ko. Kaya ang kabaliktaran nin doon, galit na galit ako pagka man nakikita akong nasasayang ng pagkain sa bahay namin. Sinasabi ko palagi na sayangin niyo na ang lahat, wag lang yung pagkain. Kasi minsan ang ipinagkait sa atin ng makakain ng masarap at ng madalas. Tapos ngayon na meron na tayo nito, sasayangin pa ba natin? But anyway mga buddy, tapos na nga akong kumain pero ayaw pa rin paawat ng bibig ko. Subo pa rin ang subo? Huy, baka isam yan. Ewan ko ba, minsan nga naisip ko na ikakapaham ako talaga tong katakawan ko na to. At saka ito pa, fun fact about me, sobrang rupo ko pagdating sa pagkain. Alam mo ba na pagka inaway mo ako ngayon tapos maya-maya ayain mo akong kumain, sasama pa rin ako sa'yo. Ganyan ako karupo pagdating sa pagkain. Huy, baka isam. So paano ba yan mga buddy? See you on the next one.